Baka ikaw lang yung gustong pauwiin. Tamad at sip-sip ka siguro. So what's up mga boss, Amo Manager. Welcome sa YouTube channel na to. At samahan niyo po pala ako habang ginugupit ako sarili ko gamit tong wireless riser natin na to. Magsishare ako at magbabahagi ng mga dahilan o ano yung mga pwedeng gawin para ma-retain ka sa isang company. Hindi lang dito sa New Zealand, pati sa iba't ibang bansa o kahit saan pang employer na darating ang panahon at magbabawas ng tao. At bibigyan ko na din pala ng kasagutan yung isa sa mga boss natin na nag-comment at nagbigay ng reaction sa ginawa kong huling video. At ito ay nanggaling kay Boss Lenlen Ganders. So ayan, ito po yung sabi niya mga boss. Baka ikaw lang yung gustong pauwiin. Tamad at sip-sip ka siguro. So ayun, grabe naman si ate, no? Nagbigay lang naman ako ng information sa YouTube natin. At ganito na agad yung reaction niya. So masasabi ko sa iyo dyan, boss. Dito sa New Zealand ay hindi uso yung sip-sipan na sinasabi mo. Hindi uso yung sip-sip sa mga amo o sa mga boss. At kung meron man, sige meron man. Siguro, bihira lang. Pangalawa, kung tamad po ako, hindi ako abot ng 5 taon dito sa New Zealand. Sana mapanood mo itong video at para makakuha ka ng ideya. Para ma-retain ka sa trabaho. Kung yung sinasabi mo ay para sa sarili mo. Dipit ako muna sarili ko. So share ko lang din pala sa inyo mga boss na sa loob ng 5 taong dito, ako lang talaga gumugupit sa sarili ko. Ito yung paraan ko para maging practical at makatipid ako. Kasi nga, yung bayad dito sa barbershop dito sa New Zealand ay umaabot siya ng $30 to $50. Pumapalo siya ng 1,000 hanggang 2,000 piso. Sa peso po yan mga boss ha. So, tuloy ko lang. At ito mga boss, yung dito lang ako nag-gugupit sa sarili ko. Dito sa baba ng ay sa ilalim ng bahay namin. So ayan, ito lang yung ano ko. Salamin na ako nakatingin. So ayan mga boss. Tutuloy ko lang habang kinukwentuhan ko kayo. So ulitin ko lang po sa inyo mga boss na tinanggal at pinauwi na lang ang ibang kababayan nating OFW dito sa New Zealand. Hindi dahil sa tamad o hindi sila marunong sa trabaho o mga walang alam. Ito ay dahil nga sa wala na maibigay na trabaho ang mga company na nag-air sa kanila. At hindi din dahil sa ayaw ng mga company sa kanila. At hindi din naman lahat ng job categories para sa mga OFW na nandito sa New Zealand ang naapektuhan nitong nangyayaring tanggalan sa trabaho. At marami pa rin naman ang nasa stable na sitwasyon. Mostly sa mga construction worker lang talaga ang mga naging apektado. Tulad ng mga trabaho sa hospitality, agriculture at iba pang mga klaseng trabaho hindi involved sa construction ay nananatili pa rin dito. At ang tanging nakakaapekto lang sa nila ay yung pagtaas ng bilihin at iba pang mga expenses which is normal na nangyayari sa buong mundo. At dahil nga sa pagbagsak ng ekonomiya at iba pang mga polisiya ng gobyerno na nag-iiba-iba, maraming business ang nalulugi at napipilitan sila magbawas ng mga tao o mga empleyado hanggat maaari para makasurvive at hindi umantong sa pagka-bankrupt. Ngayon, share ko lang din sa inyo na sa loob ng 5 taon ko dito sa New Zealand, ang naging obserbasyon ko sa mga natatanggal ay yung una, ito yung mga posisyon na hindi na kailangan sa site o wala nang paggagamitan sa kanila. Pangalawa, maaaring dahil mataas yung rate nila kaysa sa iba. Yung pangatlo, yung evaluation result na dinidepende sa bawat supervisor sa mga naging tao nila. At yung mga supervisor na ito na pumipili sa matatanggal ay yung hindi nila gusto. Siyempre, alam naman natin mga dahilan kung bakit. Siyempre, una na dyan, kung may bad attitude, tapos may madalas na pag-absent, sa pagiging tamad, pwede ding hindi kilala masyado yung tao kasi hindi nagpapakita ng contribution sa trabaho. Puro mali yung ginagawa o palpak sa trabaho. Pwede din yung trip-trip lang na hindi niya talaga kilala o ayaw niya talaga yung tao. At isa pang maaaring maging dahilan ay yung mahina sa communication, hirap sa pagsasalita at pag-iintindi sa English. Siyempre dahil nga nasa English country tayo. At yan mga boss, yung mga pangunahing dahilan sa tanggalan ng mga empleyado. At hindi natin maiiwasan ang mga to pag company na ang nagdesisyon. At anong bang dapat natin gawin para hanggat maaari hindi tayo bitawan ng mga employer o mga amo natin, lalo na kung tayo ay nasa ibang bansa katulad nito. So mga boss, itong mga ibibigay kong advice ay galing sa mga nakakasalumuha kong amo sa site. Mula sa mga foreman hanggang sa superintendent at pati na din sa mga manager at pati na rin sa mga opinion ng mga nagre-react sa mga video ko. At sana makapagbigay ng ideya at makatulong sa inyo at ma-apply nyo sa magiging trabaho nyo. Nang una, huwag kang magiging sip-sip sa mga lokal na amo mo dahil nararamdaman nila yan at ayaw na ayaw nila yan. Huwag kang tatamad-tamad. Huwag kang mamimili ng trabaho ang ibibigay sa'yo.
Huwag mong kukontrahin yung mga instruction ng bisor mo. Huwag kang madadalas na umabsent o malilit sa trabaho mo. Huwag kang papalpak sa trabaho. At huwag na huwag kang maninira ng katrabaho mo. At huli sa lahat, hanggat maaari, i-improve mo yung English communication natin. So yan mga boss, among manager din. Hanggang dito na lang at siguro pwede na to kasi dito naman sa News Zealand hindi mga racist mga tao at hindi pagtatawanan kahit anong klase pa yung pananamit mo o paano yung postura mo dito. Wala silang pakialam. At sa atin lang naman maraming mga mahilig mangutya ng mga hairstyle at yung mga pananamit pagandaan dito. Hindi ka pagtatawanan. Hindi ka inisin. Siguro meron pero bihira lang. Pwede na to boss, no? Ano sa tingin nyo? Maliligo muna ako mga boss. At maraming salamat sa panonood nyo. At sana meron kayong natutunan. At sana ma-apply nyo to sa ibang pagkakataon. Yung mga naibahagi ko na i-share. At sana meron kayong naintindihan at natutunan. At kay boss amo manager Linlin Gander, salamat sa iyo sa binigay mong advice at opinion. God bless sa iyo, idol. At hanggang dito na lang. NZ Chris TV dito sa New Zealand.